Hi, hello, good morning kung umaga sa inyo at good afternoon kung hapon. Good evening din naman kung sa inyo po ay. Maraming salamat sa mga subscribers and viewers. Tayo po'y nagpapatuloy sa ating LIDER serye 2022. At bago tayo magpatuloy sa ating LIDER serye ay magpahingit naman tayo. Coffee. Some burst banana, you take the moldy bread, you take the tape recorders, I've got CDs instead, and you keep your bad hangover. At ngayon ay tayo'y nasa 39 na sa ating LIDER serye 2022. At ano ba ang pang 39? Ang LIDER ay palaging handa. Ano po yon? Ang LIDER ay palaging handa. Saan naman dapat palaging naghahanda ang LIDER? Maraming mga dapat pinaghahandaan ang LIDER sa kanyang pinamamahalaan, pinamumunuan, pinangungunahan. Maaaring ito'y isang institusyon, isang negosyo, isang lupain, mga tauhan, marami mga pinaghahandaang pwedeng mangyari sa hinaharap na buhay. Ang Kristiyano ay naghahanda din sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang isang pamahalaan, ang isang gobyerno ay naghahanda din sa mga kalamidad na maaaring mangyari at maganap sa mga susunod pang panahon. Maraming mga pinaghahandaan. Ang bawat bansa ay naghahanda din sa mga tensyon kung mayroon mang mananakop o makikipagdigma at may ibig na sumakop sa kanyang bansa. Pinaghahanda niya ang kanyang sandatahan, ang kanyang pwersa, ang kanyang mga suntalo. Marami. At ang sabi po ng Matthew chapter 24:42 ay ganito. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ano po ang sabi ni Matthew? Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niya inaasahan. Matatandaan natin na sinasabi ng John chapter 14, ako'y pupunta na sa Ama, sabi ng ating Panginoong Jesus. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. At ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako ay babalik upang kayo ay sunduin. Matagal ng panahon na ipinahayag ni Jesus ang kanyang pagbabalik. Pero sa ngayon, hindi pa ito nararanasan ng tao. Sapagkat sinasabi na ang kanyang pagbabalik ay makikita ng lahat ng mata. Lahat ng bansa ay makakasaksi sa kanyang muling pagbalik sapagkat ang kanyang pagdating ay nasa mga alapaap lamang at ang mga namatay na nasa kanya ay muling mabubuhay at sasalubong sa mga alapaap. Ang aabutan namang mga buhay sa pagdating ng Panginoon ay aakit sa mga alapaap sa isang iglap. Hindi pa nangyayari yan sapagkat kung yan ay nangyari yan, nakapost na yan sa mga social media. Diba? Sabi ng mga nakaraang nabasa ko, kung ang pangyayaring iyon ay naganap na noon, eh hindi magkakatotoo yung sinasabing makikita ng lahat ng mata. Pero kung sa ating panahon mangyayari ang pagdating ng Panginoon, tiyak na matutupad ang sinasabing makikita ng lahat ng mata ng tao, mananampalataya man o hindi. Sapagkat high-tech na tayo ngayon, meron tayong tinatawag na satellite TV. Ang nangyayari sa iba't ibang bansa, sa ating lugar ay napapanood natin sa pamamagitan ng mga telebisyon. So ang pagdating ng ating Panginoong Jesus ay tututukan ng lahat ng mga television network. Kung ikaw ay malapit sa lugar na iyon, ang cellphone mo magagamit mo at makakapag-live ka pa upang makita ng mga taong nasa malalayong lugar na si Jesus ay nariyan sa mga lapaap at sinasalubong ng mga mananampalataya. Pero ang tanong ay kailan magaganap at mangyayari ang kanyang pagdating? Walang nakakaalam ng oras, araw, taon at panahon. Ngunit may mga palatandaan na ibinibigay ang Biblia na ang iba'y nangyari na, naganap na, pero ang iba ay hindi pa.
Pero ang mahalaga sa atin pong pagbasa, sa ating pagninilay, sa atin pong LIDER series ngayon, ang mga LIDER ay palaging handa. Ang Kristiyano ay palaging handa sa kanyang pagbabalik o sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sabi ng Ebanghelyo ni San Lucas, mapalad ang aliping laging handa sa pagdating ng kanyang Panginoon mula sa kasalan. Kaya nga ang advice niya ay kailangan palaging maliwanag ang sindi ng inyong ilaw. Yun pong sindi ng ilaw na yun ay hindi literal kundi ang puso't isipan at kalooban ng tao na anumang oras dumating ang kanyang Panginoon, madaling araw, gabi man, ay mapagbubuksan niya agad ng pintuan sapagkat siya'y handa. At ang sabi ng Biblia ay mapalad ang aliping yun sapagkat siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala sa kanyang Panginoon na siya'y naging handa sa pagdating ng kanyang Panginoon na nabuksan agad ang pintuan ng bahay. So ganito rin tayo, mapalad ang laging handa sa pagdating ng Panginoon sapagkat tiyak na siya'y makakasama at siya ay gagantimpalaan. Sabi ng Titus chapter 3 verse 1, paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Dito naman sa ating pagbasa ay tinutukoy na palaging maging handa sa paggawa ng mabuti. Oo naman, sapagkat may mga panahon at pagkakataon, biglang dumarating ang mga taong humihingi ng tulong, mga taong nangangailangan ng tulong, mga taong nasa kalamidad, mga taong nasa kagipitan. Ano naman ang ating magiging tugon? Ano yung ating reaksyon? Ano yung ating magagawa? Ano ang sabi ng Titus? Maging handa sa paggawa ng mabuti. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Ang mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, tayong mga tinawag ng Panginoon, ay laging handa. Parang Boy Scout na laging handang tumugon sa mga taong nangangailangan ng tulong. Paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan, sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Sabi naman ng Jeremiah chapter 1 verse 17, tumanda ka at magpakatatag. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila, kundi hahayaan nga kitang matakot kung ikaw ay nasa kalagitnaan nila. Ito po yung payo ni Yahweh kay Propeta Jeremias. Tumanda ka at magpakatatag. Noong mga panahon na yun, ang kanyang paglilingkod ay maraming struggle. Maraming oposisyon, maraming kumukontra, maraming hindi believe, maraming hindi nagtitiwala at naniniwala sa kanya. Kaya ano ang sabi ni Yahweh sa kanya? Magpakatatag ka. Diba? Humanda ka at magpakatatag. Ibig sabihin, darating ang panahon na maraming mananakot sa kanya. Maraming gagawa ng hindi maganda sa kanyang buhay. Maraming magdadala ng mga masasamang balita sa kanya. Pero ano ang sabi ng bilang Diyos sa kanya? Kumanda ka at magpakatatag, sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Maaring may mga ipinapahayag si Yahweh, may mga minsahit, aral, instruksyon na hindi ito susundin ng mga tao kundi tatakutin pa siya. Pero ano ang sabi? Huwag kang matatakot sa kanila kundi hahayaan nga kitang matakot kung ikaw ay nasa kalagitnaan nila. O tingnan mo, tayo man sa ating buhay paglilingkod, maraming mga nananakot sa atin kapag pala tayo ay matatakot. Hahayaan pala tayo ng Diyos na matakot sa kalagitnaan nila. Kaya ano ang dapat natin gawin? Humanda tayo at magpakatatag. Magpakatibay tayo. Paghandaan natin ang mga taong ito, ang mga sasabihin nila. Paghandaan natin kung ano man ang pwede nilang gawin. Ang mahalaga, buo ang ating pananalig at pagtitiwala sa ating Diyos, sa makapangyarihang Diyos na tumawag sa iyo at sa atin. So ang LIDER ay palaging handa. Handa saan? Sa pagbabalik ng ating Panginoon, sa paggawa ng mabuti, palagi din tayong handa, at maging handa din tayo sa mga taong mananakot at tatakutin tayo para ang ating paglilingkod ay hindi maipagpatuloy, para tayo tumigil at huminto. Huwag. Ang LIDER ay palaging handa. Kaya natin yan. Kaya natin yun. Sapagkat kasama natin ang ating Diyos.
Maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating LIDER Serye 2022. Sumusubaybay nga ba? Ayan. Salamat sa mga subscribers at viewers ng channel na ito. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Salamat sa mga hindi ninyo pag-skips ng mga ads. Ayan. Siyempre, huwag nyo din kalimutan ang mag-like. Siyempre, mag-comment din naman kayo. Mag-suggest po kayo kung ano po yung mga katangian ng mga LIDER na pwede nating maging video pa sa channel ito. Maraming maraming salamat! And I love you with the love of the Lord! Katapos na tayo! Maraming salamat sa inyong panonood at kung kayo napagpala ng video, huwag nyo naman kalimutan ng mag-like, mag-subscribe, kalimbangin ang bell at ibahagi na rin ang video na inyo pong napanood. Salamat! God bless! We love you with the love.